Hello guys, welcome back to my channel. So guys, ngayon nagpa-plancha ako ng mga damit, mga bagong damit guys. So last day of Ramadan na ngayon. So bukas Eid Mubarak na guys. So ano na, graduation na ngayon sa Puyatan. So yan guys, yung mga pina-plancha ko, ito mga bago. Yan. So ito, dalawang basket. Ito yung sa mga bata, ito yung sa amo ko. Hindi pa ako tapos magplansya guys. Ayan. Tsaka may damit ako guys. Binilhan ako ng amo ko ng damit para bukas. So ito yung isusuot ko bukas. Yan, papakita ako sa inyo. So ito guys. Ayan. Ito yung damit ko. Ayan. Ayan. So, hindi siya mahaba guys, hanggang sa ano lang, sa tuhod. Pero may ano, kailangan to magsuot din ng leggings kasi bawal makita yung ano, yung binti. Tsaka may hijab din ito guys. Ito. Ayan. Ito. So ipapakita ko sa inyo bukas kung isusuot ko na to, yung itsura ng damit ko guys. Pakita ko sa inyo. So, kailangan talaga ng magsuot ng hijab. Nakadress man ng ano, medyo maikli hanggang tuhod. Pero kailangan siya ng leggings. Kasi bawal nga makita yung binti. At saka yung buhok, guys. So, guys. Ano. Tatapusin ko muna ng magplansya. Plansyahin ko, guys. So, ayan. Ito yung planchahin ko. Ayan, ito. So, may ano pala ako. Mayroon din sapatos na binili ni Amo sa akin. So, ito din yung ano, yung sapatos. Guys, nabili niya. So, isusuot ko to bukas, guys. Pero dito lang kami sa bahay, ha? Hindi kami aalis. Tapos, may chinilas din siyang binili sa akin. Ayan, ito. Ayan. Ito yung chinilas na pangbahay. Ito yung susutin ko bukas. Terno sa dress. So, purma muna ako bukas guys. Mag-dress muna ako. Kasi Eid Mubarak nga. So, ganyan sila. Pagka mag-Eid, kailangan na yung damit mo is bago. So, every year talaga guys, pag Eid Mubarak, is binibilhan talaga nila ako ng damit, yung dress. So, maganda din kasi nagagamit ko din yan sa ano, sa Pilipinas pag magsimba. So, ayan. Maganda pumili ng ano, shoes yung amo ko. Gusto ko yung kulay niya. Yan. Yung unang binili niya sa akin, malaki. Kasi yung size 38. Maliit lang yung ano ko eh, paa. 36 lang yung ano. So, yan ang bili niya. Maganda yung design dito. Yung unang bili niya, kaya lang. Walang kapareho na ano, na design na size 36. So, pinalitan nilang niya ng ano, ng bagong style. Ng ibang style. So, ito yung binili niya kasi ito yung 36 kasya ko. So, guys. Tansya na tayo, guys, ha. Samahin ako magtansya. Bukas ipapakita ako sa inyo ang costume ko pag Eid Mubarak. So, bukas dito lang kami sa bahay. Hindi na kami pupunta sa ibang bahay, sabi niya. Dahil doon sana sa tatay niya, mag-ano, kaso lang, yung tatay kasi niya, dalawa yung asawa. So, ang nanay ng amo ko, yun ang unang asawa, tas mayroon pang pangalawa. So, ano, yung tatay niya na nakatira doon sa pangalawa. So, parang hiwalay na yung ano niya, yung nanay at tatay niya. So, doon sana kami mag-celebrate. Kaso, yung kapatid ng isang asawa ng tatay niya is namamatay. So, nagluluksa. Kaya hindi sila maghanda. Kaya dito lang kami sa bahay. So, ayan guys.
So, mamaya-maya, magluluto pa ako ng hapunan nila. So, last na lang ngayon, guys, na ano, back to normal na bukas. Oh, after Eid pala, back to normal na yung ano nila, schedule sa kain. So, sobrang pagod ako dito, guys, kasi kaya hindi ako nakapag-vlog ngayong na Ramadan kasi ano, alam niyo all around yung trabaho ko, maglilinis ako, may bata pa akong inalagaan, tapos pagka mga oras, mga alas 4, nagluluto ako, hindi matapos-tapos yung kusina, guys, alam niyo na ang daming lulutuin, tapos pagkatapos mong magluluto is tambak-tambak yung hugasan, so minsan nanghihilay yung binti ko, guys, na sobrang ano, haba ng oras na nandun ako sa kusina. So, pag alam niyo na kung lagi kang nakatayo is manghihila talaga yung paa mo. So, ayan ang, ano, yan ang lagi kong inaano yung paa ko. Laging sumasakit. Tapos, minsan, tinitiis ko pa kahit masakit na yung paa ko. Kasi gabi yung oras ng pagbabransya ko, tinitiis ko pa rin na pagkatapos ko sa kusina is magpa-plancha ako dahil alam niyo ang dami din mga damit na kailangan planchahin. So, kailangan ko rin na magplancha din na kahit pa unti-unti lang para hindi naman tambak ng tambak. So, ayan, guys. So, tiis-tiis lang talaga tayo, guys. Importante na hindi tayo sinasaktan ng ating amo. So, kaya yung trabaho natin, tiis-tiis lang muna, tiis-tiis tayo sa pagod. Ganyan lang, importante na buwan-buwan tayong sinasahuran. Nakakain naman tayo, kahit minsan gutom, minsan nalilit sa kain. At least, hindi tayo sinasaktan ng ating amo, guys. Yan ang importante, guys. So, kaya kayo, mga kababayan, mga kapwa ko, Mystic Helper, so, sa lalo na sa mga first time, malangan maging matalino kayo pagdating sa pera, guys. Magtira talaga kayo sa sarili nyo, guys, kasi sobrang hirap ang buhay natin dito sa abroad, guys. So, ang hirap pag wala na tayong trabaho, wala na tayong income, ang hirap. Grabing pagtitiis natin dito, guys. Sobrang pagod. Tapos, wala tayong makikita sa pinagpaguran natin. Nakakaano, diba? So, be wise talaga, guys. Kailangan na magpundar kayo. Kung mayroon kayong mapagkatiwalaan sa inyo, magpundar kayo ng mga ano, kung wala naman kayong mapagkatiwalaan, mag-ipon kayo, guys, pag-uwi inyo, mag-ano kayo ng negosyo. Kasi ang hirap pag palagi na lang tayong ganito. Ang hirap ng sitwasyon natin dito na isang kasambahay. So, kaya ako tinitiis ko rin dahil nagpapatayo ako ng bahay. So, malapit na siyang matapos. So, konti na lang. So, next project ko na naman, guys, is nagbabalak akong magbabuyan. So, yan na naman yung target ko, guys. So, pagka mano ko na yan, guys, so, pwede na ako mag-forgo. Doon na lang muna ako sa atin, may maliit naman ako doon na tindahan. So, ayan lang, guys. Kasi dalawa lang din naman kami sa anak ko. So, ayan lang. Punti-unti lang, importante na kasama natin yung pamilya natin. Kasama natin yung anak natin. Aanhin mo yung malaki nga yung sahod mo. Malayo ka naman sa pamilya. Sobrang pagod naman yung trabaho mo. Parang nag-iipon ka ng sakit sa katawan. So, oras na magkakasakit tayo, kawawa talaga tayo. Kaya maging wise tayo sa pagdating sa pera. Kailangan na pundar talaga. Habang nandito pa tayo, habang may sahod pa tayo, kailangan be wise talaga tayo sa pera. Huwag gastos ng basta. Yan lang, guys, ang masishare ko sa inyo. So, plancha muna tayo, guys. Ayan, ang cute ng ano. Ang cute ng damit ng alaga ko. Ayan. Ito yung umani dress. Yung dress nila pang bahay. Ito yung pang bahay nila. Damit yan. Ayan. Ito yung sa alaga ko. Yun. Thank you.
sunod gamit ini sa kuan gamit ini sa ato ah hindi tibud na ako pang kuan para sa sunod hindi na hindi na sa to pang simba baka na hindi na siya iti ana ko din na siya buat apa kita sekarang? Sebenarnya, saya nak arah. Ini kita perlu anak untuk mengenali. Ini pun pembalas. Nah, isang hari pun. Berdering sah. Ikaw korta yan ang mention. Damit ni Kring. Yami palalit po. Dugay na kayo ni, wapak ko ka uli. Kani? Saka mo. Di mo ko katipa mo tang. Kana lang mula ka usahay. Kapuyan ko. Wala ako. Ako ipakita, unyan ako mapagwapa, ughapit ako muulit. Diya, wala na. Ano, aras sila si Balay. Huwag pagwapahan. Aww. Bukot mo siya. Madari, wala. Oo, game sport. Diyos, akadapitan ni Agi dito. Wala na. Diyan na sa'yo, akong Balay. Nasa sa'yo, akong Balay? Hmm. Nagsalam, magbura sila. Magsalam. Maunin siya guys, ito yung ano namin ngayon, costume, kadris, ayan.